Sara Jeronimo humingi ng tawad sa kanyang mga magulang matapos ang 2 taong pananahimik. Trending topic ngayon sa social media ang paghingi ng tawad ni pop star Roy Alty Sara Jeronimo sa kanyang mga magulang, matapos ang bigla ang pagpapakasal sa kanyang nobyo at asawa na niya ngayong si Mateo Guidicelli noong February 20, 2020 sa Victory Church, the Fort Bonifacio Global City, Taguig. Nang malaman umano ni Mommy Divine Jeronimo ang kanilang ginawa ni Mateo ay sumugod umano ito sa simbahan. At kung matatandaan nga ay naitampok pa ito sa Raffy Tulfo in action. Matapos nga ang 2 taong pananahimik ni Sara Jeronimo hinggil dito ay binasag na niya ang kanyang katahimikan, at nagsalita na ito at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng kanyang Instagram account. Sinimulan muna niya ito sa pag-asam na sana'y nasa mabuting kalagayan ang lahat sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Narito ang kabuuang post ni Sara Jeronimo para sa kanyang mga magulang. Magandang araw po. Naway ligtas po tayong lahat mula sa bagyo. Hindi ko po ito madalas gawin dahil gusto ko po mapanatiling privado ang aking personal na buhay, pero pinipili ko pong kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ng Diyos, ang aking pamilya at ang aming mga fur babies para sa inspirasyon na patuloy na maging malakas, masaya, at mapagmahal sa buhay anumang hirap o pagsubok ang aking harapin. Gusto ko rin kunin ang pagkakataon na ito, sa paraan din na ito, na humingi ng tawad sa aking pamilya na labis na nasaktan sa aking mga naging desisyon sa buhay. Patawad po, sa aking mga magulang, walang hanggan po ang pasasalamat ko para sa buhay na ibinigay ninyo sa akin, sa aming magkakapatid, lahat ng suporta at pag-aaruga, ang inyong walang katumbas na pagmamahal, walang sino man ang pwedeng makapagpunan po nito. Mahal na mahal ko kayo, daddy at mama ko. Araw-araw ko po kayo nami-miss at naiisip. Kung meron man po ako natutunan sa sitwasyon na ito, ito ay ang pangunawa at pagtanggap na walang perpekto na buhay o pagmamahal mula sa ating mga tao lamang. Ang pinaka-importante ay ang pagpapakumbaba na tanggapin ang katotohanan na ito at pagtutulungan na maging mas mabuti at mapabuti ang buhay ng bawat isa, lalong-lalo na sa isang pamilya. Dahil ang pamilya ay binuo ng Diyos, at patuloy itong magiging buo kung pagmamahal at pagpapakumbaba ang paiiralan sa ating mga puso anuman ang pagkakaiba o maging choices o desisyon sa buhay ng bawat isa. Napakadali din para sa atin na manghusga at magbigay ng opinyon sa buhay ng iba. Huwag tayong kontrol sa pag-iisip nila, ang pinaka-importante ay alam mo kung ano ang katotohanan sa puso mo. The truth is in the end, it's just really between you and God. In my darkest hour, I was also reminded to look to God and feel His unfailing love and faithfulness through His word and grace. I have learned to find joy and peace again in God alone. The author of love and perfecter of our faith. Sa mga nakakabasa po nito ngayon, gusto ko lang po ipaalala sa ating lahat, dahil napaka-busy natin o preoccupied dahil sa ating kanya-kanyang buhay, na huwag po natin kakalimutang pahalagahan ang bawat oras at pagkakataon na binibigay sa atin ni Lord para maiparamdam sa ating mga mahal sa buhay kung gaano sila kahalaga, kung gani natin sila kamahal. Para saan nga ba ang lahat ng ginagawa natin kung hindi para rin sa kanila? Malayo man sila o malapit, yakapin natin sila ng mahigpit sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpili sa kanila. Sa aking mga popstars na patuloy na sumusuporta sa aking bilang isang artist at umuunawa sa akin bilang normal na tao, napakaswerte ko sa inyo. Kayo ang unang nagbigay sa akin ng pagkakataon na mapansin bilang isang mga awit at artista. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa aking pong manager for almost 20 years. Boss Vic, kayo po ang naging instrumento ni Lord para matupad namin ng aking pamilya ang pangarap ko na maging singer at artista, ang magkaroon ng mas magaan at komportable na buhay. Maraming maraming salamat po Boss Vic, sa aking buong Viva family, salamat. Sa aking buong Jeronimo family, mula noon, hanggang ngayon, kayo ang inspirasyon ko sa buhay. Para sa inyo ang aking muling pagyakap sa musika at pagkakataon na muling makapagbigay ng saya at inspirasyon sa ibang tao. Ngunit bilang isang anak at kapatid, para sa akin,
ang makasama kayo habang ako ay nabubuhay ng may pagmamahalan at kapayapaan sa ating mga puso ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang tagumpay at kaligayahan. Muli, maraming salamat para sa inyong pagmamahal at para sa inspirasyon. Mahal na mahal ko kayo.